Buenos dias, amigos y amigas. Meron po tayo kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa bibig. At itong linggo po, ganun nga po ang lumabas sa mga balita kung saan sinabi nitong asawa ni ex-senator Bongbong Marcos na si Liza na si sa interview ni Boy Abunda na yung kwando po, yung unsure of running pa raw po si Kwan, si Marcos noon, pero nagbago po yung isip niya or na-inspire siya na tumagbo na sa pagka-presidente dahil after na panood niya po yung movie ng Ant-Man. Siguro, pati kayo na panood nyo pa yun na kung saan po yun, yung naging kasing liit siya ng ant and naging superhero siya pero dati magnanakaw siya. So, on the surface po or sa unang tingin, parang cute yung storya. Parang cute yung storya. Pero maganda po yung reaction dito ni Mayor Isko Moreno kung saan sinabi na niya, yung bayan sa Marvel, yung Marvel Comics ka po, from magnanakaw to hero. So tama po naman po yun na yung character ka po, dati siya magnanakaw and then na-reform siya po, naging superhero pa. So sabi nga ni Kwan, Ant-Man, yan ba yung sa Marvel, ang storya niyan, from magnanakaw to hero. Hindi yun ba yun? Kasi parang napanood ko yan nung araw. Good luck, wala akong masabi. Sinabi ni Mayor Isko sa ambush interview sa Nueva Ecija. So, kaya po naisipan ko na gumawa ng vlog na ito kasi okay po, maganda yung punto ni Mayor Isko na deny from the fact niya na magnanakaw lang. Magnanakaw nga si Bongbong Marcos kasama na yung pamilya niya lalo na yung presidente niya yung tatay niya na presidente na si Ferdinand Marcos na listed sa Guinness Book of World Record na isa sa pinaka biggest magnanakaw or isa sa mga leaders sa buong mundo na corrupt na leader na nagnakaw ng pinakamaraming pera sa taong bayan sa bansa niya. Ganun rin po si Imelda, may record rin po na pinakamaraming sapatos na galing rin po sa nakaw na yaman. So, pareho po sila may record. So, ang sa akin po, ang dating ng storya na ito po ay walang touch ng reality or walang hindi ang mundo ni iba ang mundo ni Bongbong Marcos. Ang mundo ni Bongbong Marcos yung mga superhero po na wala sa realidad sa buhay ng tao. Kumbaga, sa kanya, typical na mayaman, ang buhay lang revolves around movies, revolves around going to the malls, galibanting sa buong mundo, sumasakay sa mga yate nila, binibisita yung mga mansion nila sa buong mundo na galing sa nakaw na yaman. Pero wala po siya paki sa taong bayan na naghihirap. Dito po sila naiiba ni Mayor Isko. Si Mayor Isko po, wala po siyang balak tumakbo bilang presidente. In fact, I am a witness to that. Kasama po po ako gumawa ng mga inputs para sa 10-year plan po. 10-year plan para sa Manila. Ang balak rin niya na to bring back the glory of Manila in 3 terms. Gusto niya ma-re-elect siya in 3 terms sa Manila po. Para ibalik yung kinang ng Manila as the capital city of the Philippines and as the Paris of Asia noong 1940s. Mayaman po tayo noon. Mayaman po tayo noong 1950s, 1960s. Bumagsak lang po tayo. Number 2 after the war, number 2 po tayo sa Japan.
Bumagsak lang po tayo after Marcos po dahil sa pagnanakaw niya, paninira ng ekonomiya, paninira yung mga negosyo, kinamkam niya at saka yung mga allies niya, yung mga negosyo ng mga tao rito. Kaya umalis yung mga investors po dito at hindi na po bumalik hanggang ngayon. Pumunta na lang sila sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia, sa Singapore at hindi sa Pilipinas. So, ito po, itong pagkakaiba, ang binaka rason na napilitan si Mayor Isko itapon o i-abandon yung plano niya para to be mayor of Manila, to bring back the glory of Manila in 10 years or 9 years is that nakita niya po yung kasagsagan ng COVID, hindi siya satisfied sa response ng national government at saka mga local government sa COVID. Siya lang po ang who did a good response at hindi na po natin i-discuss siya dahil alam nyo na po yan. So, na-challenge po siya at naawa siya sa tao. Hindi siya naawa sa tao yung namatay. Million, daang libo na, daan libo na namatay. Milyon ang nawalan ng hanap buhay, milyon nawalan ng hanap buhay, nawalan ng negosyo, nawalan ng trabaho. So dito po siya naawa at sa mga tao sa mga, lalo na yung mga mahirap. Kaya sabi niya, kulang kung dito lang ako sa Manila, kahit gagawa ako ng pinakamaraming housing, pinakamaraming hospital, pinakamaraming schools na air condition, pattern at after Singapore, pinakamagandang zoo. Pero kung buong bansa naghihirap, parang kulang rin yung mission ko. So, kung dati yung mission niya Manila, ginawa niya mission niya the whole country na po. At inspired nga po siya by Lee Kuan Yew, yung premier ng Kuan, prime minister ng Singapore, na ginawa talaga yung Singapore from isang isla na parang breakaway lang from Kuan, from Malaysia, na ito isang isla na mas mayaman pa sa Malaysia. So yan po ang dream ni Mayor Isko. At tama naman po ang motivation niya to run is to help people. At ang mga idol niya ay yun, sila Kuan, sila President Ramon Magsaysay, in fact, kung nakikita niyo yung speaking style niya, si Manuel L. Quezon. So nasa realidad po at yung puso niya nasa tao, yung pag-iisip niya yung naghihirap ng tao at motivation niya to run is yung mga tao. Hindi po yung kahit cute man tingnan, pero hindi po yung Ant-Man na karakter galing sa comics at nasa Amerika pa po. So dito nakikita natin na gaano kadelikado talaga po kung ma-elect natin na isang Marcos na ang motibasyon para tumagbo ay para gawin yung ala Ant-Man po. Eh, si Ant-Man hindi niya alam, nasa Amerika siya, hindi niya alam yung problema ng mga Pilipino. Recently lang po, na pinagtawanan naman si Marcos na parang sinabi niya yung mga galunggong para sa mga hirap lang. Hindi po yung totoo, hindi ko po kayo bulain. Hindi na po, dati mahirap, lumaki po ako mahirap, pero ngayon hindi na po ako mahirap. Pero paborito ko pa po yung galunggong. At syempre, practical. Pati yung mga anak ko po gusto ng galunggong kasi hindi na po siya hindi na po nakakahiya kasi mahal na po siya. Hindi na po siya mura tulad noon sa time ni Cory. So dito natin makikita na wala talaga siyang paki. Nasa ibang mundo talaga si Bongbong Marcos at wala talaga siyang malasakit sa tao. Andun siya sa ivory tower niya na malayo sa tao at kung ma-elect siya presidente, ganun rin ang maging attitude niya na nasa taas siya, tayo nasa baba at hindi natin nakikita yung presidente natin, hindi tayo nakakapag-salamuha sa presidente natin tulad sa nangyayari ngayon na inaalis pa niya yung kamay kung may hinahagkan sa kanya yung mga lola at pinagdidirian niya, kitang-kita sa facial expression niya.
So ito po ang pagkakaiba nila. So please, ikalat nyo na lang po ito para makilala talaga ng tao ang tunay na ugali ni Marcos at ang motibasyon para tumakbo siya at ang motivation ni Mayor Isko Turan at kung ano ang kwa niya, ano ang dahilan na tumakbo siya. And that is to help the whole 110 million Filipinos in the country na alam niya yung problema. At hindi lang dahil sa comics, kundi alam niya yung sitwasyon ng mga Pilipino dahil pinagdaanan niya yung paghihirap ng mga Pilipino. So, again, let's help Mayor Isko to win by sharing and circulating this vlog. And also, tell your friends to subscribe to the Vlogcaster Armand YouTube channel. And thank you for joining me in this vlog. And see you in my next vlog. Mucho y mas gracias a todos ustedes. O, sa lahat ng viewers ni Dean Arman Nokum, subscribe kayo rito sa vlogcaster Dean Arman. At mag-iingat po kayo mga kababayan. Always keep safe and practice physical distancing. May awa ang Diyos, makararaos din po tayo sa pandemyang ito.